250 bikes, 80% of the country's distributors, and about 12,000 visitors. The 2018 Philippine Bicycle Demo Day was a blast. Today we'll talk about the people, the events within the event, and the bikes that we encountered during this two-day festivity. I've been riding in my website for about 3 years, but this was the first event that I covered through video. Yes, my very first proper blog last 2017. And here I am again, but this time, I became a media partner together with the other content creators. Sana hindi ganong kahaba ang video na to, but here's our Philippine Bicycle Demo Day story. Sa kanila yung natutuwa. Kanina ka pa ba? Ngayon lang, nakarating ko lang. Ako sana alay. Sorry, isa. Hello. Hi naman. Nilagnat ako agabi, bad trip po. Parang random ko pa rin sa mukha mo eh. Ay talaga. Ayan. Wait, tayo mo mag-driving. Nandun siya, nagbabike si Chi at si Kiko. Doon pa rin sa may Shimano. Tapit City! Tayo na sa ano? Nakita niyo ba kayo sa ano? Oo! Nakanta! Salamat! Salamat! Na-picture po kami! We haven't tried much on the first day. It's more of meeting people and engaging with the guys in the industry. That's Sir PJ, designer of Drool Bikes. Oi! Sir, ano yan? Saan ang booth nyo? Hmm? Saan ang booth nyo? Malapit sila yung Shimano raw. Hindi pa namin nakikita. Hindi pa nakikita? Oo, pakarating ko lang. That's Sir Rans of Pedal HQ. Located ang shop niya sa UP and he's retailing Evil Bikes, Deity Components, Attack Shoes, and Salsarap. Na sobrang anghang, grabe. Sama ko si Kiko ngayon, saka si feeling a little bit under the weather, pero mas okay na ako ngayon. Kukunin ko lang yung ID ko sa sasakyan, naiwan ko eh. Hindi ako nakapag-bike ngayon, kahapon masama pakiramdam ko, nilagnat ako eh. Hello! 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 Hello. Hi! Ah! Kayo po si Sir? Sir, Victor. Victor. Yes, Brian. Brian. Hello. Ah, yes, familiar! Yes. Brian. Sir. Hello. Sir Victor. Hello. Nakita ko upload niya sa Halahala. Ah, okay. Sir, hindi ba yun? Nagdilaro sa Halahala. Di ba yun sa Dikat? Ah, kayo yun. Nice to meet you. Ito po yung bike to work, sir, di ba? Naka-subscribe na po ako sa inyo. Ano yung name mo? Michael Sacolar po. Michael Sacolar. Hi, sir. Ian pala. Ah, nakalimutan ko na naman yung ano mo, yung mount mo. Ay, okay. Ayun. Pagdating ko sa booth, nakita kong naka-buen na mano na si Kel sa Specialized Levo na itatry ko sa second day. Ito, sarap. Ano yan? Levo? Yung e-bike? Gamit mo ba yung ano? Naka-buen na electric niya? Opo. Naka-buen na mano ka? Pinapatry sa amin eh. Masarap kami din. Naka-on mo na. Specialized. Wala kang hayop pagod. Sarap sa trail. Team Ariana was also there and they were introduced on stage. In-upload ko na yung interview with Sir Arnel. Ilalink ko na lang yung video. And here's Ariana's Trek Top Fuel Project 1, aka Cotton. The custom paint made the bike stand out. Ang ganda ng kulay. It runs with a Fox 32 step cast front and Fox float in the rear. Wheel set is a Carbon DT Swiss 27.5. And the drivetrain, it's a SRAM Eagle with a Rotor REX1 crankset. Nakita na kami ni Pajak ni Juan and pumunta na din kami sa booth ng dance. Tayo na rin, kita naman! Wala rin si ano eh, sina Marco. Oh. Ay, sige, live! Live! Ay, live! Ayun sa, may libreng hydration, courtesy of Trek. Thank you so much! I tried the Trek Fuel X. Ito ang una kong nasubukan na bike. Naiwan ko yung action camera eh, and malayo-layo yung booth. Pero nung day 2 nakunan ko yung mga rides ko. And then, we tried the pump track of Gear Heroes. Nasubukan din sa wakas. Last year, nakasling pa yung braso ko eh, at hindi pa gumagalaw. Buti mas okay na ngayon. Nabusan nga lang ng bikes, kaya BMX na lang muna yung ginamit ko.
nangyari sa'yo? First time ko mag pump track dito sa Gear Heroes. Nakatawa din. Hindi ko ito nagawa last year kasi pilay pa ako. Ngayon, hindi ako masyado makapump kasi nga hihina pa yung braso eh. Puro paalang ginagamit ko. Tapos si Kiko nag-try din. Muntik na siyang lumampas dun sa... Muntik ka na rin ah. Oo, muntik ako. Talagang naligo talaga na total ligo. Oo, kaya... And finally, dumating na rin si Mark Moore. Kagad tayo doon. 10 minutes or so? 10 mga na rin. Sige. Hintay, sabi ako sila. Boss, pwede mo pa-picture. Ayan, group pics. Okay, nagra-raffle na. Tingnan natin, baka swertihin ako. Wala akong napanalunan. Malas talaga ako sa mga ganyan. Nauna na sila rin eh, pero susunod ako. Isa sa mga highlights ng araw namin ay ang pag-akyat sa stage para magpakilala. What's up, Papa Jack? Papa Jack! Enjoy ba kayo dyan? Yeah! Noong araw na yun, tinride din ni Jack at Igbak ang Brisko Harpoon, yung carbon frame ng Sandugo. Panalo to! Brisko Harpoon. Kukuhala ko na isang video Sandugo. Para yun eh. Hello. Sir Carlo. Yes. Oh, kita na kami kanina. Sir Victor. Hello po. And nagkita uli kami ni Sir Art of OutsideSlacker.com. Kung kami ay more sa videos, siya naman sa web content. His website has been around for years and isa sa mga reference ko pagdating sa cycling. Ililink ko din yung website niya. Art of OutsideSlacker. Check his website. Anything about mountain biking outdoors. The day ended with live performances together with the local lacrosse race na ginabi na. Okay, so nandito na ulit tayo, day 2 ng event. Naririnig ko na yung mga host, meron silang kinakausap sa stage. Tingnan natin kung ano mangyayari ngayon. Mas maraming tao and... sa parking, medyo hindi naman nahirapan, pero mas puno ngayon kumpara kahapon. Let's go! Mga kumusta, mga kapadyak natin, ng pangalawang araw na nila rito. Saan kayo galing? Ako po, Pasig. Pasig, alapit lang. Tapos dalawa po kami, Makati. Makati. Ano na mga nasubukan niyo? Ano, Giant. Ayos. Brisko. Brisko. GT. GT. Ah, sulit na sulit ah. Tsaka yung XTM na. Ano mga ano binebenta mo? Ah sir, mura lang po. Ito yung mga aking mga binebenta, yung mga t-shirt, pera. Yan, pagpapalas. Bili-bili na po. I was given a chance to interview Sir Mon Villanueva of Mobile Cycle Shop, Dan Gafud and Drew Calacas of Adventure Cycling Philippines, and Rogelio Franco, the one-handed biker of KTM Cycling Industries. Yung raw footages ng interviews nila nasa channel na to kaya ililink ko na lang din. Pinover ko din ang Drool Bike Show. Sa dami ng magagandang classic bikes dito, parang ayoko na munang bumalik sa booth namin nung time na yon. Grabe! May separate video din dito na isasama ko sa description. Presenting to you, Dream Franca! Ayan, they have the best bicycles by Colnago, only 36 ever made. Hello. Apir. Ayos. Idol! Eric Toons. Lodi! Siya yung gumawa ng channel art ko. Yon, kung gusto nyo, sunod na raw ako. Yan, sakto. Ililink ko yung channel niya at saka yung Facebook page niya para ano, para mas ma-recognize saka para kung gusto nyo, refer ko kayo sa kanya. Ayos. One of the highlights of the event is the Specialized Levo. It's an e-bike and ang daming nakatry. Maganda kaso ano, mahal. Oh, maintenance. Mas prefer ko pa rin ko yung ano, walang motors. Kasi mas maano yung skills, lalo sa dito. Tapos good for strolling, gano'n. Strolling. Kasi ano po, kahit kunti pedal, parang ano, parang bilis eh, diba? Bilis na. Hira lang din po magagamit ng gantong mahal eh. So, wala yung bagay ng bike demo, natry natin yung mga ganyan. Sumuha mo na, sarap. Solid. Sige. Ito yung sa controls niya, no?
sa bag. Pare, ano yung ejection seat? Hindi ko pa nasusubukan yung ano yung e-bike na Specialized, yung sa mga pinopromote nila rito, yung Specialized Levo. Susubukan namin to ngayon. Paano tumatakbo? Pedal assist daw eh. So pag pinajack mo, ramdam mo na yung tulak kagad. Kontrolin. Ah, ito pala. So, paano tong ano? Tong lalakas na lalakas. Ano yung malakas ata? Yung super lakas. Super. Tingnan natin. Tingnan natin kung anong magiging reaction na. Oy! Ano ba to? May sarili siyang buhay. Oh, uy, ang bilis. Uy, uy! 1, 7, 5, 8. Uy! Konti lang yung padya ko, bilis ka agad eh. Biglang umaahon oh. Hindi muna ako lumusong, puro mga ahon. Grabe to sa ahon, nakakatuwa. Medyo shaky lang yung kuha kasi wala akong gimbal. Wala akong masyado na-exert na effort. Yung bike yung gumagawa para sa akin. Ayun, pagaya ng ahon na to, wala. Ano lang oh. Pipedalin ko lang siyang ganun. Yun yung tinatawag nilang pedal assist eh. Gagana yung motor pag... Hindi ko alam yung exact estimate eh, pero nasa 400,000 yung SRP nito. Ang bilis! Usually pag pedal ka, kailangan mataas yung saddle. Medyo mababa yung saddle para sa akin, pero hindi pa rin na-stress yung binti ko. Kasi nga, dahil dun sa pedal assist, yung bike niya yung nag-work most of the time para sa akin. Sobrang sobrang effortless nung pagbabike ko ngayon. Uy, cherry pearl nagbabike ko. After ng Levo, nag-try ako ng ibang bikes. Bago matapos ang event, dinemo ko ang HCM 29er. Yung hinalam ko, mataas yung saddle kaya most of the time nakatayo ako. Pero yung sizing ng HCM, pasok pa din eh kahit di ako matangkad. Ito naman yung carbon version ng HCM CP yun. Check nyo yung mga nakalagay na piyasa. I also tried the Scott Genius, yung full suspension trail bike nila. Sayang may humiram na Scott Spark, yung full sus na XC bike. Pangarap ko yun eh. Pero natuwa pa din ako sa comfort na binigay ng Genius. Naka-Fox at XT ba naman eh. So may 3 modes siya. Stock na setting para sa fork. Tapos yung medyo low rebound. Tapos i-lock mo siya. Ganyan. And if you want to use it again, i-release nyo lang. Ganyan. Okay, so ito, niraride ko tong Colnago na cyclocross. Knowing drop bars, masyado silang narrow. Kaya ito, hopefully maganda yung kuha. It's running with a Dura Ace group set. Kaya sobrang responsive. Bilis oh. Nag-exert ako ng effort para buhatin to pero hindi pala kailangan. Sobrang gaan niya. I'm assuming that the frame is carbon. Even the brake sets are Dura Ace. So talagang loaded to bike na to. It runs with a 33C na tire, so talagang for ano siya, for rough roads and single track na trails pag off-road. Try mo yung ano namin, carbon. Itong carbon. And finally, Rogelio Franco recommended the KTM Era. It's one of their flagship bikes. Carbon frame, built for XC race and top spec na din. Pero hindi ako masyado nag-e-effort sa trails compared sa ibang mountain bikes na sinubukan ko. This is one of the bikes that stood out for me among the ones that I have tried in the event. Comfort, speed, responsiveness, siguro sagaan na din ang frame. Okay, just a quick background about the trail. This was designed by Ricky Murillo. It's just so sad na pagkatapos ng event na to, posibleng mawala na tong trail na to. Gagawin ng shopping mall siguro or what. Dapat ginagrab yan kasi before you know it, may nakatayo na rito. Ganun eh. May-ari na ng property, so take advantage of it hanggang kaya pa. The Strider Cup was about to end together with the main event when I returned the last bike. Sayang ang dami ko pang gustong subukan pero magpapakap na ang mga exhibitors. Philippine Bicycle Demo Day is one of the highlights of 2018 for me. My takeaway is also the same as my last visit here. If you are new, the event was an opportunity for you to try different types of bikes or a certain brand you prefer. Hindi ka na magja-jump from one shop to another kung na-champuan mo yung event na to. Also, may discounts din pag dun bumili ng bikes at mga parts. Another is the vibrance of the cycling community. Ramdam na ramdam mo ang good vibes sa mga taong makakahalubilo mo. You'll talk about the same passion most of the time and makikilala mo ang mga tao behind sa industriya. Sana nagustuhan nyo ang video na to. Pasensya na sa late upload. Nahuli lang talaga dahil sa long ride and holiday season.
there will be more videos, so don't forget to subscribe. Kung nagkausap or nagkita tayo sa event na to, let me know. Comment na lang kayo. For any questions, comment na lang din. Don't forget to leave a like. Shoutouts and Q&A video is up next. Until the next Philippine Bicycle Demo Day, take care and ride safe.